Ano po yung nagtulak sa inyo kasi may hindi na rin bago, may mga lumalabas na rin dati. At bakit dinala niyo na mismo sa Senado yung mga complaints, testimonies ng mga allegedly ay mga victims ni Pastor Kiboloy? Apparently, yung mga victim survivors, of course, nagsimula ng 2019 pa si Ms. Arlene na maghanap ng katarungan para sa kanila. Pero dumarami yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko dahil na subaybayan nila yung naunang investigasyon dun sa Socorro Bayanihan Services Inc. Sa Sitio Kapihan, sa Surigao del Norte. At sabi nila, kami rin, ganun yung nangyari sa amin. Gusto din namin sabihin yung totoong ginawa sa amin. Gusto din namin makakuha ng hustisya. At habang dumadaan yung mga araw, dumadami talaga sila na lumalapit. Kaya nga gaya ng sinabi ko rin sa privilege speech dito kagabi, kaya nabuo yung loob ko na iharap dito sa ating kamera itong mga testimonya, mga affidavit na ibinibigay nitong mga victim survivors sa opisina ko. Ma'am, so will you assist legally yung mga hawak niyong testigo na to file formal charges against Pastor Kiboloy? Ang unang trabaho ko po at namin dito sa opisina ko ay i-follow up na makapagdinig sa resolusyon. At sinasabi nga lang sa bawat resolution in aid of legislation. Pero ngayon pa lang, walang nagpipigil sa executive, unang-una na sa DOJ, umaksyon sa mga issue ito, unang-una na sa panig ng DOJ sa pag-issue niyang immigration lookout bulletin order ngayon para mapigilan, makaalis sa bansa si Apollo Kiboloy. At sigurado ko, habang mas nakikilala ng publiko itong mga kaso ito, ay hindi po magkukulang ng mga abogado at iba pang legal groups, children's and women's rights groups na susuporta sa ating mga victim survivors kung gugustuhin nila at magdesisyon silang maghain pa ng mga kasong kriminal laban kay Kiboloy. Last from my end, ma'am, you made mention na, well, we all know, Pastor Kiboloy, yung clout and influence niya politically, hindi ba may tuturing from your end na that's a political suicide? Political suicide nino? From your end, his supporters. And he might campaign against you in the future. Ang political suicide should be the least of my concerns and our concerns dito sa Senado. Mismong mga dating miyembro na ni Kiboloy ang nagre-reklamo dahil sa pagtratong natanggap nila sa kamay niya na hindi nila inaasahan at hindi minumang aasahan sa isang leader na dinadala pa sa pangalan ng kanyang organisasyon ang pangalan ni Jesucristo. Sabi ko nga rin kagabi sa privilege speech na ngayong Kapaskuhan pa na ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, bumulaga sa ating kaalaman itong ginagawa sa ilalim ng pangalang ding iyon. I think ang pangunahing concern talaga ng mga victim survivors ay sabihin yung kanilang totoong karanasan at makakuha ng hustisya. At yun din lamang ang pinaka-importante o solo concern dapat namin dito sa Senado. At naniniwala ako na ito yung aming itatagpuan.